Welcome guys sa Buying Trading Channel. Bali, trade day section tayo ng PXP kung paano ko siya tinrade, paano ko nag-exit. So, i-share ko sa inyo kung paano ko tinrade yung PXP. Okay, so kung bago ko sa channel guys, hit me subscribe, at yung bell button para ma-notify ka daily sa mga pinoprovide natin na content. Okay, either stock review, learning material, about global, forex, or cryptocurrency. Okay, visit ka na rin sa channel. So, malit naman itong channel natin. Punta sa playlist, mas organized siya, although 80% okay na yan, hindi pa siya 100% na naka-ayos talaga kasi hindi ko pa na-ayos na may. Pero yung mga learning material kasi niyan, naka-set na naman siya as per playlist. So ang lagi kong inaaraw na ito, na-highlights yung trade management, backtesting, tsaka yung KTC swing trading course. So free yan, panoorin nyo kasi more on na trade management at risk management talaga tayo nagkakaroon ng problema sa trader. Okay, so check nyo lang guys. Meron din ng global global market stock and review. So andyan lahat about eToro. Kung kailangan mo gusto mag-double sa global stock sa US especially, so 0% si eToro dyan. I-check nyo yung mga link na kailangan nyo kung gusto nyo mag-register or mag-join sa group. So andyan lahat yun. Then forex and crypto. Okay, so so much for that. Start tayo PXP. So sa PXP, 22 ko ito binili. Balit yung pinaka-trade ko sa kanya. Kung mapansin nyo, nung unang binili ko ito, nabanggit ko na hindi na-execute lahat ng allocation ko sa kanya. So hindi nakuha lahat, pero okay lang. Kung yun lang talaga yung binigay sa atin, mga tayo magagawa. And yan, ito yung pinaka-buy ko, 7.30. So significant na rin yung pinaka-sell ko sa kanya. Yung dito ay yung simula nung tranche sell ko kay dito. So may hawak pa rin tayo niyan. Okay, yung mapansin nyo, 5.18 siya. Alam ko 5.7 hindi ko ka ito in-execute. Eh. Natatanda ako. Pero 1 cents lang, okay lang naman. So maaga-maaga, 9.49. Okay, 9.49 ko siya in-execute. Kasi nga, day off ko yan. So hinintay ko talaga magbukas yung market. So, yun naman kasi sa Middle East, 4:30 a.m. sa amin nag-open yung market sa timing dito. So medyo mahirap. Kaya pag mga ganun na may mga play, kasi nung time na yan, ang tinitingnan ko is yung dito talaga, kung meron siyang potential na play talaga. So, bigla nagpumasok sa radar natin si PXP. Okay, so, nung nakita ko sa Top Gainer, ang pinaka-story nito is nakita ko siya sa Top Gainer. So, hindi pa ganun kalaki yung volume, hindi pa ganun ka-significant. So, dalawa pinili ko, either PXP or Picor. Pero, yun nga, sa pagkaka, ito personal view ko to, sa pagkakakilala ko sa PXP, may mga sell on specs talaga ito nang nangyayari. So, may mga news, nag-expect talaga ito nang matindi. Yun nga lang, syempre, hindi siya 100% possible na mangyari nung day na yun. So, naging isa sa mga basis ko is yung oil demand. Okay, nung time na yun, yung global oil price, syempre, nag-trade ako ng global. So, nakikita ko yung mga commodity prices, yung oil is umaangat. Okay, like, sa eToro nga, tandaan ko, umabot siya ng 40, which is matagal na yung matagal na siya nung nag-pricing siya ng 40. So, nung chinik ko yun, tumataas yung price ng oil, parang nag-confluence siya sa possibility na pwede kong i-trade si PXP. So, yun nga, i-trade ko siya. So, first 5 minutes, ang ganda ng print ng candle, hindi to ganun kasolid yung volume. Tulad ng sinabi ko, hindi po ganun kasolid yung volume niya, yung time na yan. Okay, so inabangan ko to, hindi pa ako ganun ka-convinced na bibiling ko sa inabangan ko to. So after that, after 5 minutes shooting star, sabi ko baka sell off lang to, mukhang magkakaroon ng ipitan na naman po ng panagkataon. Tapos nung the next 10 minute candle ito, itong dalawa na to, nagkaroon na ng hold yan sa area na yan. Though hindi pa ako masyadong convinced, nag-allocate na ako rito ng small portion ng account ko. Yun, hindi nga rin na-allocate lahat. So, okay lang. Nung pumasok yun, so, okay lang. Kasi nga, sabi ko, baka naman break even or baka mapakat lang din ako dito. Siyempre, ang initial cut ko dyan, pag bumagsak dito, below nitong 5.07. Which is opening. Kasi nga, gap lang to eh. So, normally, pag bumagsak yan, ang pinaka bias ko, pag bumagsak yan, baka umabot na rito sa pinaka-breakout niya. So, medyo malalim-lalim na yan pag hinayaan ko pa na umabot yan. Okay. So, yan.
abot pa ng 1.67%. So yung ganong kalaking gap in mabilisan, medyo malaki yun. Siyempre hindi mo naman hahawakan na matagal yung trade eh. So yung mga 1 to 2% ano na yan, malaking bagay na yan. Okay, so yan, hindi naman siya hindi na siya bumasag nito. Dito na ako nagsimula magbayag at hindi ko hinintay na mag-hover pa ng matagal. Kasi nga, ang unang tinignan ko is yung price action. Siyempre, aggressive, risky play na rin. So, pinasa ko na siya, tinrate ko siya at 5.18. Okay? So, yung matagal na nanonood sa akin, alam niya naman yung 50% ng high volatile candle, ano yan, napaka-significant niya para sa akin. So, yun na ako nag-buy area na yan. And at the closing, umabot siya ng at least 5.24%. Okay? 5.24% na gain. So, dadalhin ko sa daily para makita niyo yung pinaka ano, pinaka yung pinaka structure nito ni ano ni PXP. Okay yan. So, bago ko kasi ito i-trade, guys. Trade na ko muna yung kung nasang market phase na siya. So, doon kasi mainly doon kasi nagsisimula talaga ng ano ko yung pinaka start ng template ko sa trader. Okay? So, para sa akin nasa ano na siya, nasa accumulation phase na siya. So, ganun ko siya tiningnan. Then plus yung oil demand nga okay on the ano sa fundamental side. Tapos sa ano naman umaangat naman yung price niya. So para sa akin tingin ko okay na yan. Yung mga reason na yan. At the same time pag tiningnan mo yung level of structure niya, nasa support level pa rin siya. So kailangan talaga mag-hold tong area na to. Okay? So ayun yung pinaka-buy ano ko sa kanya, pinaka-buy bias ko sa kanya. Napaka-simple lang naman. Una, tinignan ko yung market phase niya. Maganda lang yung ginagalaw kasi paangat siya. Hindi naman siya pababa kung mapansin nyo. Okay? Good to swing nga lang talaga si PXP. Kaso syempre nga, ayaw kasi nung ano nito, nung pinaka fractals ng stock na to. Kasi nga, bigla rin itong na-dedits ng ganito. Biglang magkakaroon ng spike tulad dito, boom, tapos baba agad. So, mapansin nyo, kung ganyan ang nangyayari, sigurado, 16% na ang gababa. So, nung time din na, ano to, nung time na pinosisyonan ko, sabi ko, mahit ko lang itong, ano, itong pinaka-resistance ng channel, ibibenta ko na yan. Kaso nangyari, the next day, alam naman natin, the next day, nag-gap open siya. Okay, gap up open. So, tinignan ko to kaya medyo pwede tayo ng ilang araw. So, gap up open, tapos, tindi ng closing yan. So, within the day, tinignan ko na siya. Okay, sa 1 hour, tinignan ko sa 1 hour TF kung paano siya nag-perform. Okay, ito na yung dito ako na siya pinutukan. Although, medyo hirap pa rin kasi nga, yung oras. So, yan. Nung nag-gap siya dyan, ang pinaka-bias ko na dito, nung time na yan, is pag nag-close siya, okay, pag nag-low siya below nung price or basta na-hit yung pinaka-opening price niya, i-out ko na si PXP. So hindi naman siya nag-hit dire-diretso, succeeding yung galaw. So ano pa rin. Kumbaga bless pa rin tayo na maganda pa rin yung ginagalaw ni PXP. At yung closing niya, ito na yung naging bias ng trail stop ko. So dito na ako nag-start magkaroon ng trail stop. Okay? Kay PXP. So nung nag-close yan, hindi ko pa siya binenta. Okay, kasi nga kumakita yung price action candle niya, yung close niya. Solid, yung mga ganun ka solid na bullish candle. Although hindi siya 100% na the next day may gap or the next day may solid pa rin na buy up sa mga traders. Inano ko na rin, kumbaga in-anticipate ko na lang siya na okay pa yan. At least ang pinaka chances ko rito is mag break even. So from buying area kasi, let's say, ito na yung pinaka yan. 5.20 ko na titingnan na kasi. Makita ko. 24%. So, ang pinaka mindset ko dito is, either mag-break even ako or i-give up ko yung 10%. So, okay lang. Okay? Kasi, ganun talaga. Sa trader, hindi tayo pwedeng mag-play safe lagi. Kasi, pag ganun ang ginawa natin, pag mag-play safe tayo lagi, hindi, ano, para sa akin, na personal preference ko. Hindi tayo basta mag-improve. Dapat dire-diretso lang kung ano sistema ginagamit natin. Kung ma-break even ma'am o ma-hit yung cut loss or mabawas yung gain natin, part ng trading yan.
hindi natin masin yan. Part ng process yan. Okay? So, hindi tayo pwede pa lang mag-play safe. Kasi pag hindi natin in-execute ng 100%, okay, hindi tayo, ano, hindi mag-improve yung system natin or hindi natin malalaman kung ano ba talaga, kung magiging valid ba o magiging valuable pa yung system natin sa long run. Okay, so kailangan mararanasan natin yung mga from 40% to 20% or from 50% to 10% gain. So okay lang yun. Ganun talaga kailangan mo improve. Okay, so noong 24, dito na ako nagbenta. Okay, so 24, ayan, so ibinenta ko siya ng yan, ano na, bago mag-lunch. Mag-lunch break ng ano, ang PSE. Yung time naman na yan, so nag-alarm na tayo kasi medyo ano na yan eh. Puyata na yan masyado pag hindi natin na pag hindi natin alarm. So 7 AM dito sa KSA time. Okay, so nung time na yon tinignan ko sa 5 minute. Pero sa one hour ko na lang iyan, guys, kasi pag 5 minute medyo ano eh. Medyo mala ano pa, maraming candle yung lalabas. Okay. Sa H1. So nung time na yan, total dito ko naman binenta yung sa area na to. Dito ko siya binenta sa Red Cagindal na to. So, kung nung na-print yan, ito kasi 11:30 to, ano na yan, 11:30 to 12:30, yun yung pinaka-bentahan moves na nangyari. Okay, so, nung time na to, unang print, about 7:50. So, sabi ko, mukhang mag-ano pa, mukhang mag-spike pa ng konti. Pero, on that day kasi, guys, okay, dadaling ko sa daily para mas makita natin yung pinaka-bias ko dito. So, ayan natin. Oops, masyadong malaki. Ayan, ito. Ito kasi, tinignan ko to as a significant resistance. O significant resistance ng area na to. So, syempre, yung lagi kong binabanggit, yung pinaka-rule ko as a trader, okay, personal rule ko, kung gusto kong bumili, kahit slightly above the support, kung gusto kong magbenta, dapat slightly below the resistance. Kasi nga, syempre, since resistance yan, lahat ng trader nakatingin na dyan eh. So, magkakabentahan na yan. Ngayon, ang mangyayari, okay para sa akin, bago umabot yan dyan, yung mga nag-aabang sa resistance, hindi na sila agad makakabenta. Kaya bago dyan, ibinibenta ko na yun sa akin. Okay, so, personal ano ko yun, personal observation ko yun, personal view yun. So, para sa akin, bago umabot ng solid na resistance, which is na-reject na nga before that, nakapag-out na tayo. Okay, so, nung araw na yan, tinignan ko siya sa H1, tinignan ko anong price action niya bago ko ito binaba ng 5 minute. So, maganda pa yung price action ng opening. Although, spinning top na yan, indecision candle na agad. Tapos, the next print niya, ito na, dito na ako nagkaroon ng doubt sa candle na to. Itong pangalawa. So, bakit ba ako nagkaroon ng doubt dyan? Kasi, yung print niya, para sa akin, napaka-particular ko sa mga candle wicks. Okay, para sa akin, liquidity grabs or potential tip area yan. Okay. So, mas malaki na yung sell-off. Okay. May mga may sell-off na pumasok sa kanya. Tapos, nung the next, ito na yung sumunod, okay, around the 5-minute candle, dyan ko na siya binenta, yung area na yan. So, bago mag-close yung candle na yan, 11:30, makapansin nyo, 12:01. So, halfway, okay? Halfway yan, itinapo ko na siya sa 7:30. Kasi para sa akin, kung malakas pa rin talaga to, ito si PXP nung time na yan, ito, naiintindihan ko pa itong spinning top na to, pero ito, medyo alanganin na ako dito sa pangalawang na print. So, binigyan ko pa naman siya ng time, baka sabi ko, baka mag-console lang, parang ganito. Kaso, the next candle nga, yun na, doon na ito ng sell-off. So, ibinenta ko na siya. Okay, then, yun, nakita naman natin, kung hindi ko siya naibinenta, 7:30, okay, kung hindi siya nabenta ng around 7:30, halos almost sa peak ko rin ay benta, hindi naman totally peak. 20 cents din yung from the highs. So, bumaba pa siya ng 14% at currently ngayon nga, ito, 8% siya nag-down. Okay, so, since naibenta ko na siya, titignan ko naman yung potential bounce niya, okay? So, ayun yung part kung paano siya na-rate. Sana malinaw kung merong nalilito o kung may tanong, mag-comment na kayo sa baba. Kung merong kayong mga question dun sa kung paano siya na-rate. Napakasimple lang naman kung paano siya na-rate. Structure-based lang talaga ako. So, una market phase, yung pinaka-template ko. Then, train ako sa intraday kasi nga
nasa ano siya, nasa top gainer siya. So, pinosisyon ako. Siyempre, hindi 100% pa probable yung trade natin. Wala namang 100% dito. Okay, so, nag-risk lang tayo na yung kailan nating i-risk. Kasi hindi pa nga na-execute lahat, pero good win pa rin ang nangyayari. So, titignan ko ito ngayon kung sa mga, ano niya, sa bounce area niya. Okay? So, para sa akin, dito ko siya ipa-plot. Again, iba't iba tayo na pag-plot ng fib. So, iba kasi nag-plot sila sa pinaka- sa pinaka-low, pwede nilang gawin yun. Siyempre, kung, again, kung sa kaya kumikita, eh lang ang gawin nyo. Ganun lang naman yun. Walang tama at mali dito sa system. O kaya ang tama at ang mali lang, pag hindi mo na manage yung risk mo na maayos, so, yun ang pinakamali. Okay, so, 0.382, although na-hit niya na yan last time, pero ang tinitingnan ko kasi dito is yung pag tumapak na 0.382, at least meron pang 2-3 days na konso. Or 1 day, at least kahit 1 day lang siya mag-touch dyan, mag-spinning top siya or mag-doji siya, doon ko siya tilihinan ng buys. Okay, sa bounce play. Kasi nga, significant area din yan eh. So, more or less meron ka dito kung aabot siya sa pinaka-ano niya, 16%. Kaso tingin ko, hindi na tawa aabot. Again, sa resistance level, ang mainly, bag nagbibenta ako, below the ano I mean before the resistance hit. Yun talaga ang pinaka ano ko isa sa pinaka basic rule ko. Syempre kung breakout ibang usapan 'yun. Since hindi naman breakout trade na to, bounce atong inaabangan natin. Hindi ako titingin diyan. Pero ang gusto kong i-highlight dito bukod sa 3.382 na 'yan na ano na fib is yung pinaka ano niya, pinaka support level niya. Ayan. So significant area 'yan para sa akin. O tingnan natin kung makakakuha ng bounce si PXP diyan kasi nga parang nawala na rin to ng ano ng volume. So yan, 20 million, medyo okay pa yan. Okay, so yun lang guys, sana may napulot kayo, may natutunan kayo dyan. Next up natin is yung APBI, okay? So, thank you guys and God bless.